Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas Balita TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas Balita TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas Balita TV. At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laban ng video natin sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang nakakagulat. Hindi isa, hindi dalawa, ngunit posibleng umabot sa tatlong kaso ang isasampan ng Presidential Legal Counsel at former Senate President na walang iba kundi si Juan Ponce Enrile sa Dimoy Kabataan Party List Representative na walang iba kundi si Raul Manuel matapos akusan si President Bongbong Marcos Jr. na tila tulad daw ito ng kanyang yumaong na ama na walang iba kundi ang kumikitilang buhay ng mga mamahayag. Ayon kay Enrile ay kapag hindi nakapaglabas ng matatag na ebidensya, ang Kabataan Party List Representative ay tila malilintikan ito at posibleng humarap sa patong-patong na kaso na tiyak na ikagugulat ng maraming taga-opposition. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Pero bago lahat mga ka-showbiz, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga ka-showbiz, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang diumanoy balitang bukod sa posibleng maghemas na ng Reyes ay posible ring matanggal bilang kongresista disciplinaryo ang Kabataan Party List Representative na walang iba kundi si Raul Manuel matapos ang banta ni former Senate President ngayon ay Presidential Legal Counsel si Juan Ponce Enrile na hindi isa hindi rin dalawa ngunit posibleng umabot pa sa tatlong kaso ang kakaharapin mismo ni Manuel na tarantaran nitong hihayag at ibintang kay President Bongbong Marcos Jr. ang pagkamatay ng mamamahayag na walang iba kundi si Percy Lapid na siyang pinag-usapan sa mundo ng social media. Halos lahat naman, no? Halos lahat ibinibintang ni Manuel. At eto talaga, eto yung ano eh, hindi matahimik. Lahat binabatikos, di ba? Yung tipong may pinaglalaban siya na akala niya siya yung tama, pero hindi niya alam lahat ng galawa niya is mali-mali na. Na? Yung tipong wala siya mga sapat na pruweba, di ba? Yung mga sinasabi niya nga ngayon na katulad niya na pinagbibintangan si PBBM na kasabwat kay late Percy Lapid, no? Aba, mabigat na paratang 'yan. Malaking kaso 'yan. Baka hindi mo alam ang sinasabi mo. 'Di ba? Masamang kaso 'yan. Yung pagbibintang na 'yan. Talagang maghihimas Reyes ka diyan. Diyan pa lang sa unang kaso na 'yan. Pag naisama 'yan talagang nako. Binanatan mismo ni Presidential Legal Counsel ang Kabataan Party List Representative sa kanya o sa kanyang mapanirang pagpapahayag at pagrarally sa gitna ng EDSA. Sa kanyang naging pahayag ay tiniyak mismo ni Enrile na pagbabayaran ni Raul Manuel ang kanyang maling akusasyon kay President Bongbong Marcos Jr. once hindi ito makipaglabas sa matibay na ebidensya para ibintang ang pagkamatay ni Percy Lapid sa pangulo ng bansa. Para din daw mabigat na walang yun lusot sa kaso ang anti-Marcos representative na si Raul Manuel ay mismo ang former Senate President ang hawak sa kasong ito at maging ang masaya daw siya na i-persecute mismo ang Kabataan Party's representative ng pagkaundangan na ibinintangan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagkamatay ng isang mamamahayag. Ay pa sa naging full statement ni former Senate President ngayon ay Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang iba kung si Juan Ponce Enrile. Representative Raul Manuel should show proof of his allegation, otherwise he is a liar and liable for cyber libel for making such a responsible and unproven statement, and I would be happy to prosecute him, and this is not a threat but a positive statement.
End quote. Matapos naging pahayag na ito ni former Senate President Juan Ponce Enrile ay tila nanginig na ngayon sa kabataan o nanginig na ngayon ang kabataan party's representative na walang iba kundi si Raul Manuel na tila biglang kabig sa never down niyang sinabi na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng pagpatay sa nasabing mamamahayag at supporter ni Vice President Lenny Robredo. Ngunit biglang kabig, no? Alam niyo naman, mabigat na kaso talaga yan eh. Wala siyang ligtas dyan. Sigurado yan. Wala daw tila kaalam-alam si Raul Manuel na maraming nakapansin sa nasabing video vlog na mismo sa bunganga niya galing ang pag-aakusa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagkamatay ni Percy Lapid. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, dapat lang bigyan ng leksyon, ginagamit niya ang posisyon niya para magpakalat ng kasinungalingan. Ay naman Canoy and Cortez Gomez, Raul, you have stepped out of line definitely. JPE, kasuhan nyo na po. Ay naman kay Juan Cozada, panahon para managot sa batas ang mga kasinungalingan o mga sinungaling na nagpapasama sa ating Pangulo Gobyerno. Ay naman kay Ani Nete Bisoy, yes, 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 tapos na yung pinagsisigaw, dapat ilabas niya ang kanyang ebidensya, sumusobra na po sila, nasampulan na. Ay naman kay Joy Capanas, file that lawsuit ASAP, sir. He is outside the Congress Hall already while committing this lame excuse that he is just acting as a forced hindrance of their official duties. Alam ka, well, mapandono channel. Sana wag nang patagalin, Sir JP, habang di pa na-virus na ng isipan ng iba mga kabataan, mga kapwa magulang. Bantayan natin ang ating mga anak para di matulad sa kabataan party's representative na ito. Alam ka, JMT, God bless you po, JPE. Thank you for being there for our President Bongbong Marcos Jr. Alam mo kay Dario Pascua, authentical statement from a congressman. He must pay for his irresponsible statements in front of the public. Alam mo kay Roy Pahela, it's about time to discipline this congressman. Sobra ang pang-aabuso niya sa freedom of right niya. Apology is not accepted. Para malaman kung ano at sino ang pinagmamalaki niya. Alam mo kay Loma Ignacio, ituloy niyo po talaga yan, Sir JP. Hindi po suppression of first freedom yan. What he did is libel in a great extent. The sad thing is may panapapaniwala po sila. Ituloy niyo po talaga, nakakaabang pa kami. Ay naman kay Astang Balagat, lahat ng mga maling gawain ng mga tao, lalo na ng isang nasa pwesto at may katungkulan, ay dapat ipatama sa isa. Ito ang dapat na itama para sa katinuan ng maraming tao at survival ng matiwasay na bansa. Alam mo kay Perfecto Junior Pascual, San Enrile, huwag na huwag po tayong papayag na hindi matuloy ang pagsasampa ng kaso dito kay Sir Raul Manuel para maging sample at pabayaran o mapabayaran niya ang ginawa niyang pagbibintang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alam mo kay Mari Marisol, Sir Raul ay so easily to put the blame on Bongbong Marcos and Ferdinand Marcos, but why could he not make himself to condemn the NPA for killing that footballer and hypothetical, why would you say? Ay naman kay Patricia Sanchez, I believe that the law of immunity has limits, especially when the action of public officials are threats to the safety of the highest officer on the land as well as the safety to our nation. This obligation of Raul has gone beyond. Dapat kasuhan at sa ganoon ay may masmasan siya at sa lahat ng kagaya niya. Everyone has to respect our president. In doing so, you also have shown the respect to our nation and people. Alam kay Gali Gian, sana po makasuhan ang mga ganyan kasi masyadong walang respeto sa ating mga batas para magising ang kanyang tao na mahilig manhira at magbintang na wala namang mga puwerba. Alam ang kay Ray Santillan, this Raul Manuel doesn't respect anyone much more the position as being the President of the Republic of the Philippines. He should be responsible for everyone's words that would come out of his mouth. He also has a positive in the Congress which I think he doesn't
treasure because he only has a one thing in his mind to destroy the current administration of Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sorry but no sorry, he has to face the consequences of his words and action. He deserves whatever legal punishment and he will receive based on his action. Mantakin mo, no? Marami talagang gusto na maparusahan si Manuel, no? Kasi talagang mabigat na paratang yung ganyan na pagbibintang sa Pangulo na wala naman talaga pang siyang sapat na ebidensya. Ayos sana yung magsalita ka ng ganyan kung meron kang ebidensya na malakas. Diba? Kasi kung ikaw magbibintang ka ng basta-basta lang, ay wala. No? Kapag wala kang ebidensya, ikaw pa makakasuhan. O, ikaw pa makukulong. No? Yan ang hirap eh. Diba? Lahat naman tayo may freedom of speech, lahat tayo may freedom of expression. Pasalamat nga tayo, meron tayo ganyan eh. 'Di ba? Malaya tayo nakakapagsalita. Pero sana naman binibigyan natin ng konting preno ng konti, 'di ba? Lalo na kung wala ka sapat na ebidensya tapos magbububulgar ka ng mga ganyang klaseng mga pambibintang. Eh mahirap 'yan. No? Mahirap lusutan. Lahat ng tapang, kung matapang ka man, 'di ba? Dapat nilalagay mo sa lugar, hindi yung sugod ka ng sugod. 'Di ba? Kung meron kang pinaglalaban, eh di ipaglaban mo, pero yung talagang may mga sapat na pruweba ka, no? Kaya minsan gumugulo eh, kabataan party list, no? Imbis na kayo maging modelo sa mga kabataan, is ginugulo niyo yung mga isip ng kabataan. Hindi namin alam kung anong gusto niyo imulat sa mga kabataan. Na minumulat niyo ba sila dahil para isabihin sa kanila na masama ang mga Marcos, masama yung mga ganito, masama yung mga politiko o yung mga presidente na uupo. 'Di ba? Sino ang gusto niyo maupo? Kayo. Ah, di ba? Walang ano eh, walang gumagawa ng tama sa inyo eh. Lahat na lang kahit tama ang gawin is mali pa rin sa inyo. Di ba? Syempre sabihin niyo eh, syempre pag tama hindi ko namin ano, malabo 'yun. Pupusta ako, di ba? Iba kasi ang pinaglalaban niyo eh. No, ayoko lang banggitin dito. Do, ibang paniniwala pinaglalaban nyo. Kaya gumugulo yung sitwasyon, pati yung mga isip ng mga kabataan is nahihimok niyo yung iba, no? Pero may mga kabataan naman ngayon talaga na namumulot na yung mga isip, no? Adam kay Mercedes Lulabaco, Senator JPE, sana po mabigyan na ng hustisya ang ginawa ng sirang ulong Manuel na yan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Adam kay Charon Argueno Akebal, sana po ganyan po lahat ng mga taong masama magsalita sa kapwa at walang matibay na ebidensya. Go, 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 ipakulong nyo po. Ay naman si LB Mormano, Lord Jesus, always protect Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gabayan niya at iligtas ang kapahamakan, Panginoong Jesus. Amen. Ay naman kay On Fire Again then, dapat lang that's a very strong accusation and below the belt to the President. Good stay at one. You need to give an action of this and go. Sa kanyang paninira ang kay President Bongbong Marcos Jr. ilan pa sa mga mambabatas at di mo na netizens online nagsasabi na kasuhan ni Juan Ponce Enrile na hindi ordinary yung cyber libel ng kabataan parties represented na si Raul Manuel at suggestion ng marami sa ating mga pro-government supporters ay para daw madala at mabigyan ng leksyon si Raul Manuel ay kasuhan din daw ito ng 1 billion peso cyber libel case tulad ng sinampan ni Representative Claudine Bautista sa actor at turned critics na si Enchong D matapos sa kanyang ginawang paninirang puri sa kumalat sa mundo ng social media. Dapat daw sa mga ganitong klase ng tao ay di na mabibigyan pa ng plataforma at posisyon sa gobyerno dahil wala naman daw itong magandang nagawa kundi ang akusahan ng mga inosenteng tao. Ayun, at ating natong ngayon ang video na nagbula kay Pinas Balita TV. Ayan ha. Pero ang lakas pa rin ni Enrile ngayon, no? Enrile lang sa kalam. Kayo mga katunayan na masasabi nyo dito kay si Raul, di ba? So, comment lang po kayo sa comment box, no? Dapat ba siyang kasuhan sa mga pinaggagawa niya, no? O hindi? So, once again, I'm BT and I'm out. Peace!